Guys, welcome dito sa The Sam Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective your energy at this time. My darling, she's superwoman. Superwoman. Oh my gosh. Judgment. Your mind is clear without any blockage or yung nagpapaklouded, walang nagpapaklouded ng isipan mo. And you have faith, as you see. May faith ka eh. Habang nananalangin ka, o humihiling ka sa itaas, may faith ka. Talagang taos puso at naniniwala ka talaga sa pinapanalanginan mo o sa hinihilingan mo. Ayan, the judgment. Your mind is clear without any distractions or blockage or any negativity or thoughts of others na nang-intrude sa mind mo. Walang nang-intrude sa mind mo. Kaya clear yung mind mo. Kaya clear yung judgment mo. Ayan. Walang nang inflict ng harm or destruction sa isip mo. You're very attractive. At pinexpand pa yung attractiveness na yan at yung pagiging good looking mo at yung pagiging charming mo ng Jupiter energy, kasi may number 3 Venus and Jupiter ang combination, parang ganun ba. And maybe you bear a lot of creative abilities. You're so creative. And you can make your own abundance. Oh, na madaming fishes dito. So, maaaring magaling ka sa business na you can create a lot of businesses or flows of income, no? Or streams of income. And you are intuitive, kasi impressed to him. You are also backed up by courage. Courageous ka, kasi may color blue. Color blue. And natural yung confidence mo eh. Hindi vain. Clarification about this 8 of Wands na to. Oh my gosh. May magme-message sa'yo o may kukontak sa'yo. Biglaan to na message from this person na cold. Nagkaroon ng ending sa inyo niyan. Tumalikod yan. Naging cold sa'yo. Naging emotional. Pinigilan niya yung emosyon niya. Hindi siya in tune sa emotion niya at that time. Parang na-influence siya ng negativity. Ayan, nadala siya ng negativity. Or maybe spirits na nang influence sa buhay niya. Na parang nag-cloak sa kanya yung negativity. Kaya lumayo yan kung kaya nag-hiwalay kayo. Kung kaya siya magme-message, kasi this person wants to build a family with you. Gusto niya bumuo kayo ng pamilya at magsama kayo, magkaanak kayo, mag-alaga kayo ng pets.
And yung mamuhay kayo ng prosperous, kompleto, kompletong buhay, daming pera, saya kayo, contented life, maybe a luxurious life kasi Ten of Pentacles yan, o Queen of Pentacles. Yung komportable yung magiging buhay niyo. Gusto ka din niya talaga mapangasawa. So, more information. Abundante yung buhay niyo. Nine of Cups. Yan ang gustong-gusto niya. Yan ang wish niya eh. Mapangasawa ka. Yung parang tatalon siya sa tuwa pag napangasawa ka. So, see? Yan ang goal niya kasi. So, driven and so determined and brave itong person na to. Bold, daring. So goal niya, which is to have you in his life. Ang mapangasawa ka. At lumalabas yung tapang niya. At parang umaapoy din. May apoy, may fire. And courageous din, no? Back up by courage. And sa kabila ng mga parang may pinagdaanan to, mahirap na pinagdaanan niya, mas lalo siyang tumibay, naging strong, full of strength, mas lalo naging determinado. Parang kumbaga naglakbay sa disyerto na mahirap yun, ha, actually yung parang gano'n na parang may pinagdaanan tong tao na to, o kahit na malayo yung lakbayin niya, kahit na mahirapan siya, ay talagang goal-driven siya. Kahit na may mga challenges, ay goal-driven siya. He is willing to hunt you, to have you as his spouse. More information about sa person mo na yan, na parang hunter type and nagiging bold and daring siya na i-pursue pa. Seven of Swords. The Chariot to eh. In reverse. The Lover's card. Paired with this. Hindi na siya, ano, yung tumatakas, umiiwas, hindi na siya deceitful, hindi na siya driven, hindi niya nag-goal, or hindi na siya balak pa na gumawa ng tricks ba? Yung maging trickster o yung maging selfish, ganyan, hindi na ganun siya. Ngayon, ang goal niya ngayon, dati siguro naging ano to eh, selfish, trickster, yung parang naglalaro lang, yung hindi nagsiseryoso, na parang hindi decided, hindi siya decidido ba na mag-asawa or magkaroon ng partner or magseryoso sa relationship. Ngayon, ang person na to ay talagang na-in-love, nahulog sa'yo. Nadudrone talaga siya sa'yo na so romantic daw. And ikaw talaga ang choice niya. May option man yung dati. Ikaw na yung pinili niya ngayon. Ikaw talaga ang gusto niya. Kung merong napakonfuse yun dati, identify niya na kung sino talaga ang true love niya. Kung sino talaga ang the one. Kung sino talaga ang gusto niya makasama sa buhay. Kung sino talaga ang gusto niya makapiling. Nung na-stagnant to, nung hindi nag-take ng action sa'yo, na-confused to, nalito to eh. Yung person mo, yun na nga yun, no?
parang minisway siya, palayo sa'yo. Merong mga negativity or spirits na nagpalayo sa kanya sa'yo. Na nadala siya ba? Natangay siya ba? Palayo. Kaya lumayo yan sa'yo. May ano, may deceit to. May mapanlin lang, may nanlilin lang sa kanya. Ayan. Kaya nalito siya, na-confuse siya, pati sa emotion niya, sa thoughts niya, sa feelings niya. So, ito nga lang. Labas na ka. O, muna na yun ito. Pero, kinikip ka pa rin niya sa puso niya, kahit ganun. Alam niyo yung parang lutang, lito yung tao, naguguluhan, hindi niya ma-identify, hindi niya ma-determine kung sino on the one, kung anong gagawin niya, ganun ang nangyari sa person mo. O, malala pa dyan. Four pentacles. Pero kinikip ka niya, hold on siya, hindi kanya binibitawan. May iba pa bang person for you? Meron. The Sun, successful. Colorful ang buhay. Positive yung life. Bold, daring. Ambitious, charming. Nanginayang to sa'yo. Meron. Maybe a talented person. Or gifted. Queen of Cups in reverse. Oh, willing din na mag-take ng action. Positive din siya. Nasa isip niya na. Nasa isip na siya talagang parang umaapoy ba. Nasa core ng isipan niya na mag-take ng action din sa'yo. Positive din siya na mag-take ng action sa'yo. Driven tong tao na to. Kaso lang, para bang unemotional to, hindi in tune sa emotion niya. Hindi siya, ano guys, yung parang nagmamanifest o yung nag-vision o nag-iisip. Hindi. Ano siya eh, more on action yung gagawin itong isa na to. Kasi, bold and daring to na person. Ano energy nung nag-embody ng the Sun na yan? Ah, natauhan yan. Nawala na din yung confusion sa isipan niya. Madami kasi nagpapakonfuse eh. Yun nga, batuhin nila yung picture mo na o ihipan nila yung picture mo. Ba? Yung binubulungan nila yung picture mo eh. O mga palipad hangin. Makukonfuse ka lang yan eh. Diba? Malilito ka eh pagka gawan ka ng mga ganyan. Yun nga lang ha. Eh, uso yan ngayon, guys. Yan ang weapon ng mga tao ngayon. Yan ang ginagamit nila for their selfish purposes. To harm others, to control others, to inflict harm sa iba. Diba? Yan ngayon ang uso, ha. Pero at may mga nagtuturo niyan. Oh. Gagamitin nila talaga yan. Pag may mga alam sila na ganyan, gagamitin nila yan for their advantage. Kasi nasa end of times na tayo. Sige na ako. Sige na. Sige na. May nag-ano din sa kanya, may nag parang tinalian yung isip niya o binind yung mata niya, piniringan yung mata niya ba. Tapos ayan o, ganyan din yung experience niya. May nanggulo din sa isipan niya. Of course, tao naman kadalasan na gumagawa niya. Mas skills nila yan. Yan nalabas yun kung wala, walang ganyan. Ayaw ng mga gumagawa niya ng mga booking sila. Ano ang kahilingan mong magagrant?
magsisimula na na tuloy-tuloy mag na maging healthy yung love life mo, yung isip at katawan mo, lalo kung may pinagdaanan ka na nakaka-stress. Yung may growth na sa finances mo, sa mga ginagawa mo, sa career, sa business, or sa mga lahat ng umumpisan mo. Mag-umpisa ka na ng panibagong buhay na may growth na. Or else, mag-reach out sa yung person mo na seryoso na, consistent. Yan. Healthy na yung magiging relationship. See, na mag-message siya sa'yo. Ayan o. Na confident na siya and stable na yung person mo na mag-message niya sa sa'yo. Kasi may ibon dito. And, magsisimula na din maging abundant yung buhay mo. Yeah, darling, she's superwoman. It's out of cups. Ano talaga to ang mag-reach out yung person mo sa'yo? Ayan o, mag-message siya. Yan. At ang bubuo na kayo ng pamilya. At kung merong gustong pumigil sa person mo, sakit lang ulo niya, hindi niya mapigilan yung person mo, hindi niya makontrol na yung person mo, ganun ba? Na sa wakas, ma-achieve din ng person mo yung gusto niya ma-achieve. Na tumaga, patuloy lang kasi tong person mo na to, eh, kahit may nag-try na kontrolin siya. Nasasakit lang yung ulo niya, gawa na kung ano man yung scheme niya. Ayan, may stress lang siya yung gusto makontrol sa person mo. You will be together. Oh, magtatagumpay yung person mo. Nakaganyan siya, no? Nakaano, nakadipa. So, ayan, at magme-message na yan. Kung sino man sa person mo dyan, dalawang person yan, Queen of Swords and the World, mabubuo na kayong dalawa. Wala na makapagpasiparate pa sa inyo at maging colorful yung buhay ninyo, maging maligaya kayo, masaya kayo, fulfilled, contented. Maybe you will travel around the world or basta mabubuo kayong dalawa. Importante dyan. At maging masaya kayo together ng person mo na yan. Makipagkita na yan sa'yo. Mag-meet kayong dalawa at mabubuo kayo. Hindi niya mapigilan yung sarili niya, yung emosyon niya na makipagkita sa'yo at ang mabuo kayo. Parang malunod yan sa emosyon niya. So, ano pa? Hindi na siya maglalagay pa ng restrictions, boundary sa sarili niya. Hindi niya napipigilan pa yung damdamin niya, yung nararamdaman niya sa'yo. Knight of Pentacles, o yun o, magsasucceed yan. Maybe, may paglilipat kasi eh. Kung siya ito napupuntahan ka, kung may distance, or maybe, pwede din na lilipat kayong dalawa. Or pupuntahan ka niya and then dadalhin ka sa kanila. Ayan. You will stay together. You will be together. Na magkasama kayo sa journey ng buhay ninyo. And you will earn continuously a lot of money yung mag-create ninyo together ng person na yun. So, ano pa? Mayroon the tower. So, what's with the tower? Oh, itong devil na to. Ma-destroy na yan yung gumawa ng kadimonyuhan sa person mo or maybe sa inyong connection o sa'yo. Mawala na yan ang control. Yung hindi yung demonyo na. No? May nag-send niyan. Kung demonyo man yan, may nag-send niyan. Yung nag-send niyan, number one, ang ma-destroy dyan. Destroy yan. Wala na din pati ng control yan. Ang mayari dyan sa nag-send ng demonyo para kontrolin kayo yung taong demonyo na nag-control sa person mo, na gustong control yung person mo. Ano mayari dyan?
upright pa yung Eight of Swords na yan. Oh yes, it's upright. Ah, siya itong ma-restrict, ma-bind, tali. Merapan na parang walang magawa. Aasa. Aasa. Sa parang malabo ng malayo, no? Parang aasa sa bituin na malaglag sa kanyang bituin, ganun. Hindi siya pala rin. Hindi siya maging fortunate. Mamalasin ito sa buhay niya. O hindi pa pare sa kanyang swerte. Sa kanino ba nagkagusto itong sumangontrol sa person mo? Sa person mo? Oo, sa person mo. Kanino nagkagusto? Sa person mo ba may gusto yan? Hindi. Ex mo ba yan? May ex mo to. Hindi siya swertihin sa'yo. Gusto niyang kontrolin yung isa mo person. Ex mo yan. May ginagawa siyang scheme. Madestroy na yan. Matigil na. Matapos na yung ginagawa niya. At wala siya magawa. Tali siya para hindi na siya makapangarap yung ex mo na yan. So, ano ba yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? I am becoming a better person. So, ano pang gusto sabihin sa'yo ng person mo? I hide behind material things. I love you. I feel you. Even though we are apart. So, nafe-feel ka daw niya kahit na magkalayo kayo, kahit na magkahiwalay kayo. Ayan. I love you daw. So, ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe at upunin niyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay manotify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading na ito.